Yo, what's up mga Katsang Buyers? Magandang 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 good morning, panibagong buhay, panibagong vlog na naman tayo. Nakabayla ako ng sunglass worth of 10 real. So ngayon mga Katsang Buyers, pupunta tayo sa loob ng lagaya ng manok. Ano bang tawag nun? Ayong kung saan nabubuhay yung mga manok, kung saan nilalagay. Ipapakita ko sa inyo mga Katsang Buyers kung paano dinadakot yung mga tahi ng manok at kung paano siya dinadala dyan sa malapit na yan. Kung saan, paano siya, ano bang tawag nun? Nahirapan ako sa Tagalog eh. Matataba dun. Makatakot yun mga kasugir. Makatakot yun mga kasugir. Ngayon, dinadala dyan. Ang ginagawa nila, tinutulak ng babkat. Tinutulak ng babkat para maipon. Pagkatapos na maipon mga Katsang Buyers at saka ikakarga dyan sa truck na yan. Okay? So kailangan nating puntahan at ipapakita ko sa inyo kung ano ginagawa nila doon sa loob. So tara, let's go, come, come, come. May buturang bahagi ng iyong ulok. Mga kaibigan natin yung nandyan sa loob na yan. Mga mystery natin doon pa yan sa Milon Park. Yan yung tinatawag na babkat. Babkat siya, pero brand yun siya ng Caterpillar. Ayan yung loob ng poultry mga Katsang Buyers. Kung makita nyo yan, ayan yung mga kulay orange na yan. Ayan yung mga malalaki. Yan yung nilalagyan ng mga pagkain. Tapos yung sa gitna na yan, ayan. Makita nyo yung mga maliliit na yan, ayan. Yan yung lagayan ng iniinom nila tubig. So, pasok tayo kaunti mga Katsang Buyers, no? Ayan. Ipapakita ko lang sa inyo isa-isa. Ito yung blower. Halimbawa, pag sobrang init na sa loob, ito yung naghihigop ng init sa loob. Ayan. Tapos kayo mga Katsang Buyers, pag sobrang lamig naman, ayan yung heater niya. Ito. Ito yung heater. So kung makita nyo mga Katsang Buyers, ayan, dinadakot niya na yung mga tahi ng manok. Galing yan doon sa pinakadulong dulo mga Katsang Buyers. Kukumplituhin ko na mga Katsang Buyers, no? Ang laman sa isang house mga Katsang Buyers ay 30 to 35,000 na pirasong manok. Pero yung 35 na yun mga Katsang Buyers, hindi yan buhay lahat. Minsan ang buhay niyan ay 30 to 31,000 lang, yung iba namamatay. Lalabas tayo. Sobrang baho. Lalabas lang tayo mga Katsang Buyers. So dito, ayan, pupuntahan natin yung lagayan ng pagkain mga Katsang Buyers para mahimay-himay natin isa-isa. Ayan. So bago tayo pupunta doon sa lagayan ng pagkain, ipapakita ko muna sa inyo yung conveyor. Conveyor ng tae. Bago akyat yun doon sa aming trailer, dito yan dumadaan mga Katsang Buyers. Ito yung conveyor. May guma yan sa taas. Tumatakbo yan papunta sa dulo. Ayan. Kung makita nyo, nilalagay dito yung tahi ng manok para tatakbo papunta doon sa dulong dulo bago makarga sa aming trailer. So puntahan natin yung lagayan ng pagkain mga Katsang Buyers. Ipapakita ko lang sa inyo para ano, para maisishare din natin. Ito yung poultry farm. Dito napakalinis ng poultry farm ni Almaray mga Katsang Buyers. Hindi papayag si Almaray na marumi at saka hindi maganda yung sistema. Kasi si Almaray mga Katsang Buyers ay class E yan pagdating sa mga
pagkain, mga gatas, tinapay, karne, o etc. ng mga product ni Almarais sa mga dates. Kasi dinideliver din yan sa mga iba't ibang bansa, mga katambayers, sa Yemen, so, Egypt. Ayan. Tahan natin para may papakita ko sa inyo. Pangit naman yung nagbablog ako, nagsasalita lang na hindi nyo nakikita yung mga sinasabi ko. Kaya mas maganda habang nagsasalita ako, nakikita nyo yung mga sinasabi ko. Pwede ka pumasok dyan sa gitna yan pag mayroon ka ng transaksyon sa loob. Halimbawa, pag naglilinis ka dyan sa loob, tinatanggal din kasi yung mga alikabok eh. Yun kasi may strainer yan yung nagsasala ng alikabok. So itong dito na ito, mga katambayers, ito ay para din dito sa building na ito. Ayan, yan yung lagayan ng pids, mga katambayers. Ito yung lagayan ng pids. Tapos itong D1 na ito, mga katambayers, itong number 1 na ito, para lang din siya sa building na yan. Kasi mga katambayers, ang paglagay kasi ng manok dyan, hindi sabay-sabay. Ayan na, mga katambayers, dyan dadaan yung mga pagkain. Ayan, ayan yung house na yan. Tapos tatakbo yan doon hanggang doon sa building na yon. Doon na hatiin kung saan papunta yung page, pakaliwa ba or pakanan, doon na siya hati-hatiin doon sa building na yon. Maliit, may malaking imburo siya doon na may naghihigop din papunta doon sa building. Tara, puntahan natin yung kabila, mga katambayers. Dito, konti na lang po, mga katambayers, na ipunan nila eh. Dito, ito yung hindi pa nabawasan. Kaya pupunta tayo dito sa bawas na. Dito, kaumpisa pa lang iniipon yung tae, mga katambayers, ng manok. So, yan yung tanki na yan. Kung magtanong ka kung anong laman, diesel yan, mga katambayers. Diesel ang laman yan para sa makina dyan sa loob na yan. May mga makina yan eh, nagpapagana ng kuryente. Dito kasi walang kuryente to na galing sa gobyerno, sarili nyo mismo. Halimbawa, pag may generator, yun yung ginagamit sa generator. Kaya ang gagawin natin, pupuntahan natin itong building 1. Ito yung building 2, ito yung building 1. Pero ito, ang ano nito, line 28 ito siya, mga katambayers. Sa isang line, mga katambayers, meron siyang 8 building. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayun, so, ang laman ng isang building nasa 35,000. Tapos yun ang hinaharvest pagdating ng 22 to 25 days. Ang dami ng gasgas ng ano, ng tawag nyo, conveyor. Pero maganda pa naman. Ayan, may gulong din siya. Ayun yung gulong. Tapos ito yung dynamo, hydraulic niya, para nakokontrol doon sa boom kung gaano kataas yung gagamitin mo. Halimbawa, pag sobrang taas, pwede mo siyang i-adjust. Ito yung hydraulic boom niya. Tapos ito yung makina, mga katambayers. Ayan. Ayan yung makina niya. O, bagong-bago, mga katambayers. Ayan. Lagaya, sukatan ng langis. Yung tagasala ng sa yun na yun, sasara na natin. Tapos tignan natin sa kabila. Alam po na itong i-operate eh. Tapos ito, ayan, start ito, pindotin pang patay. Pag pinindot mo ito on, tapos ito i-start mo na. Tapos pag nakita mo na dito na okay na, umabot na siya ng 240 volts. Ito na yung pipindutin mo. Ito. Ito yung running conveyor. Pak. Tara, punta natin yung isang farm. Bukas ito, mga katambayers eh. Ayan yung mga kasama ko, nag-aantay din. Tignan natin yung tubig kung gumagana ba. Uy, magana. Whoops.
sa kulo. Ayun na lang yung tira, mga katambayers, kunti na lang, oh. Kasi kahapon, binawasan na yan ng isang truck, eh. Pero yan yung tira ng isang truck. Tapos puntahan natin yung kabila. Tara, let's go! Tatlong truck kami, mga katambayers. Bali, tatlong bahay yung ano. Tatlong building yung kukuhaan namin ngayon ng tae ng manok. Titigman natin para mahimay-himay natin isa't isa. Alam ko dito, wala pa tong bawas, eh. Ayun mga katambayers, marami pa. Wala kang bawas. Ayun, marami yan. Ayan, oh. Tayo ng manok. Medyo malinis-linis na dito. Ito yung vacuum niya. Hihigupin yung mga masamang espiritu dyan sa loob. Ilagay sa labas. Ayan, yung vacuum na yan. Ito na. Ito na yung sinasabi ko sa inyo, mga katambayers. Ayan. Dito nasasala yung pagkain. Ayan, oh. Tapos dito yung tubig. Dyan umiinom yung mga manok pagkatapos nilang kumain. Diba? Ang lawak niyan, mga katambayers, hanggang pinakadulong-dulo yan. Nasa mga 150 meters o 200 meters siguro. Meters, ah, hindi kilometers, meters lang, metro. Hanggang dito na lang muna, mga katambayers. Maraming salamat sa panonood sa aking Kulang Kwintang video. So kung nagustuhan mo ang video na ito, mga katambayers, ito yung series natin sa ating mga kabady, kung ano yung ginagawa natin dito sa ibang bansa, no? So kung nagustuhan mo ang video na ito, mga katambayers, baka pwede makahingin ng kaunting suporta. So paki-subscribe lang kung nagustuhan mo at paki-hit ang notification bell all para sa tuwing nag-upload tayo ng 2 to 3 times na video in a week, notify kayo. Maraming salamat. Hanggang dito na lang muna. Bye-bye. Oops, tika lang. Tika lang. Oops. Yun. Ayan yung dalawang truck. Ayan yung truck natin, mga katambayers, sa dulo. Puntahan na natin. Diesel din yan, mga katambayers, kasi bawat building kasi merong makina, may irong sariling makina. So hanggang dito na lang muna, mga katambayers. Maraming salamat. Bye-bye. Love you. Pag pinindot nyo po yung subscribe, pindutin nyo rin po yung bell. Yan. Pagkatapos nyo pang pindut yung bell, pindutin nyo po yung all. Yung pangalawa naman na choice mo is yung personalize. Yung YouTube nang bahala magbato sa inyo. Mm-hmm. Whereas yung all, pang, ibabato sa lahat. Ikaw nang bahala pumili. Ito yung gusto ko. Ito, hindi na muna. Kaya dapat yung all.